Tinapos na ng ilang mga private school ang school year dahil sa banta ng COVID-19. Hindi naman daw tutol dyan ang DepEd o ang Department of Education, basta ipaalam lang sa kanila ang mga hakbang ng mga eskwelahan. Pero kontra ang DepEd sa mungkahin ng ilang politiko na otomatiko nang ipasa ang lahat ng estudyante. May live report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, sunod-sunod ang mga pulong ng DepEd kaugnay sa COVID-19. Nagkaroon nga ulit ng pulong kanina ang mga matataas na opisyal ng departamento. At isa nga sa mga pinag-usapan, Jessica, ay ang rekomendasyong tapusin na ang school year at ipasa na ang lahat ng mga estudyante. Dahil sa banta ng COVID-19, rekomendasyon ng ilang alkalde at mambabatas na otomatiko nang ipasa ang mga estudyante para raw tapusin na ang school year at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pero ang Department of Education tutol dito. Itong administration na ito ay hindi nag-advocate ng automatic passing. Hindi tayo nag-advocate ng mass promotion dahil yan ay talagang labag yan sa ating mga objectives. Bukas at sa Biyernes ang final exams ng mga graduating grade 6 at grade 12 na estudyante. Pero hindi yan masusunod sa Metro Manila dahil suspendido ang klase rito hanggang March 14. Sabi ng DepEd, hindi sabay-sabay na magtetest ang mga estudyante para may social distancing o may espasyo sa bakitan ng mga tao para hindi magkahawaan ng sakit. Ang ilang pribadong paaralan naman, opisyal nang tinapos ang school year. Pagbabasehan na lang ang performance ng estudyante sa unang tatlong grading period para sa kanyang final grade. Ano man daw ang gawin ng mga pribadong paaralan, ipaalam lang daw sa DepEd para ma-update ang records ng mga estudyante. Okay lang din sa DepEd ang online classes, pero aminado itong dito pwede sa lahat ng lugar. Mangyari lang yan sa places na may connectivity, pero our technical people are thinking of ways na maski walang connectivity, pwedeng magawa. Sakaling mapahaba ang class suspension sa Metro Manila o ideklara ito sa iba pang lugar sa bansa, o kaya'y may taga DepEd o estudyante na magka-COVID-19, may nakahanda raw ang DepEd na mga pwede nitong gawin. Okay din sa DepEd na may graduation ceremony pero may kondisyon. Kung kaya nilang i-implement strictly ang DOH guidelines sa health, di magpatuloy sila ng graduation. At saka gagawa sila ng lahat na paraan para makukontain ang size ng crowds. Mungkahin ng DepEd, limitahan ang bisita ng graduate sa isa o dalawang magulang. Huwag din daw pagsabay-sabayin ang graduation kung libo-libo ang estudyanteng magtatapos. At dahil ipinatutupad na ng DepEd ang social distancing, ganito na lang daw ang dapat na pagbati. Imbes na kung yapos ng yapos o halik ng halik, eh pwede sigurong ganun na lang. Jessica, tiniyak ng Department of Education na may maayos itong koordinasyon sa Department of Health. Ano man daw ang maging anunsyo ng DOH, Jessica, ay handa raw ang DepEd na mag-adjust para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at ng mga tauhan nito. Jessica? Mm-hmm. Pero Tina, paano kaya yung outside of the NCR, National Capital Region o Metro Manila? Kasi as of now, mukhang yung mga nagpa-positive sa COVID-19, dito lang sa ngayon, no? May mga balita na hindi pa makumpirma na meron na rin daw sa ilang mga probinsya. Pero until then, paano yung classes outside of NCR o Metro Manila? Ganito rin ba? The same guideline will apply? Ayon sa DepEd, Jessica, hindi masyadong malaking problema yung COVID-19 sa school year ngayon dahil patapos na talaga yung school year, Jessica. Katunayan, outside of Metro Manila, dahil Metro Manila lang naman yung may suspension of classes, walang suspension of classes outside Metro Manila. So this week, tuloy yung Thursday and Friday exam ng mga graduating grade 6 at grade 12 students. Yung mga nasa Metro Manila na naapektuhan ng class suspension, kung tuloy yung klase next week, bahala na raw yung mga paaralan nila na humanap ng petsa at saka staggered o by batches yung gagawing exam.
At saka next week, Jessica, kung walang magiging suspension of classes, tuloy yung final exams ng hindi grade 6 at grade 12, yung other grade levels. At kung next week may extend pa rin yung class suspension sa Metro Manila, alam na raw ng mga principal kung ano ang kanilang mga gagawin, Jessica. Okay. Unimaginable lang no, na pwede pa rin yung graduation. So, paano ba yan with social distancing and all? So, yung mga magmamarcha, 1 meter away ang agwat nila. At saka pag uupo sila, 1 meter away rin. Dapat yung, yun ang arrangement ng kanilang mga upuan. Ganun ba yun, Tina? Tama, Jessica, tinanong natin yan sa DepEd kanina at dahil nga may social distancing nang ipinatutupad ang departamento kasi nga umuupo, di ba, yung mga graduates. So, 1 meter apart sila. So, pag-aakyat ng stage, 1 meter apart din. At para makontrol yung crowd, sabi ng DepEd, ang suggestions nito ay pwedeng limitahan yung mga bisita ng estudyante to 1 or 2 people lamang. Yung dalawang magulang o kaya isang lola, isang magulang. Basta ang maximum ay dalawa lang. Pwede rin naman daw na by batches. So, bahala na yung teachers. Ang naiisip ko, Jessica, siguro alphabetical. ABC muna today. Bukas, DEF. Ganon. Basta hindi aabot sa napakarami yung bilang na dadalo doon sa graduation ceremony, Jessica. At ang kondisyon ng DOH, kung mag-graduation ceremony yung school, dapat masiguro niya na mahigpit niyang maipatutupad lahat ng DOH guidelines on COVID-19, Jessica. Okay, so yung grades, kung ano yung grade ng estudyante for the past 3 grading periods, usually ina-average naman yan, Tina, di ba? Yun na lang yung kanilang magiging grade. Pero ang problema dyan, yung mga running for honors, di ba? Yung konti lang yung mga lamang nila sa isa't isa and they were hoping makakabawi sila or makakabuelo sila dun sa final grading. Wala na yon, not counted na lahat ng yon, di ba? Tama, Jessica, yan din yung concern ng ilang parents na nakausap natin kanina. Dahil expecting sila na may medalya yung mga anak nila. So ayaw nila syempre ng automatic passing. At dahil nga naghahabol yung mga anak nila na maging syempre top 1, talagang subsub sila ng pag-aaral kahit ngayon na suspended yung klase, Jessica. So yung mga... Well, yung private schools kasi nagdesisyon na sila at dahil sabi ng DepEd, may autonomy yung private schools. I-report na lang daw sa kanila kung ano yung naging desisyon at kung ano yung records ng mga bata para ma-update nila yung records, Jessica. Okay, so as of now, yun ang patakaran ng DepEd. Pero mukhang binigyan din naman nila ng konting leeway yung mga eskwelahan, no? Pwede basta you comply with the DOH protocol or guidelines. Tama, Jessica. So, localize yung mga desisyon at focus yung mga principals doon lang sa sarili nilang area. Mahirap naman daw na magdikta yung DepEd sa lahat ng mga eskwelahan dahil iba-iba yung sitwasyon sa kada lugar, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.